Dating PNP chief at dating senador, ngayon itinalaga naman si Panfilo Lacson bilang rehabilitation czar para pangasawaan ang pagsasaayos sa pinsalang iniwan ng Super Typhoon Yolanda. Sinimulan na raw niya ang pakikipagpulong sa mga eksperto at ahensya ng gobyerno para sa isasagawang rehabilitasyon. May report si Pia Arcangel. Sa bawat lugar na sinalanta ng Super Typhoon Yolanda, saan ka man bumaling, aakalain mong nasa loob ka na isang napakasamang panaginip. Bilang tulong sa mga biktima ng bagyong Yolanda at iba pang kalamidad, mahigit 40 billion pesos ang inilaan ng gobyerno bilang rehabilitation fund na posible pang madagdagan ng 100 billion sa mungkahing 2014 national budget. Ang inatas sa mga siwa ng malaking hamon ng rehabilitasyon, si dating Senator Panfilo Lacson na itinalagang rehabilitation czar ni Pangulong Aquino. Ang tanong ko sa inyo, bakit ako yung pinili? Hindi naman ako ininyero, hindi naman ako arkitekto, hindi rin naman ako finance man. Ang sagot doon sa mga nakausap ko, sabi niya, managerial naman ang pag-uusapan dito. Ang bilyon-bilyong pondo ito nakapaloob sa budget ng iba't ibang ahensya. Gusto ko rito, consultative, tapos may harmony, walang away. Makipag-away ako rito pag may nakita pong malimpaggamit ng pondo, wherever it may be or whoever may be involved, doon talaga. Doon na naman siguro babalik yung pagkabasagulero ko. Taon para mabibilangin bago tuloy ang makabangon ng mga napinsalang lugar. Pero bilang rehabilitation czar, target daw ni Lacson at tapusin ang kanyang trabaho sa loob ng dalawat kalahating taon bago pa man matapos ang termino ni Pangulong Noynoy Aquino. Mahigpit na bilin daw ng Pangulo na tiyaking maayos ang paggamit ng rehabilitation fund at donasyon mula sa iba't ibang bansa. Sinimulan na rin daw ni Lacson na makipagpulong sa mga eksperto at mga ahensya ng pamahalaan. Yung mga localities doon, dapat yun na yung maging standard para sa mga future calamities. Yung mga buildings, yung mga setback from the coastline, at saka yung mga designs, makaka-withstand na ng mga calamities. Dahil minsan na rin siyang tumakbo sa pagkapangulo, hindi naman naiwasang tanungin siya kung magiging daan ba ito para sa muli niyang pagtakbo sa 2016. Naloko na tayo. Yung mga ganyan tanong, patay tayo dyan. Magtrabaho na lang tayo. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, sadya raw na pumili ang Pangulo nang wala sa kanyang gabinete para matutukan ang Recovery and Rehabilitation Program ng pamahalaan sa mga sinalantang lugar. There's no issue, there's no politics here, given his national stature, given that he's also a senator, he realizes and knows the how to deal with all the different building blocks for these reconstruction efforts. Wala naman nakikitang problema si later Representative Martin Romualdez sa napili ng Pangulo. We know of Senator Ping Lacson, we know of his dedication, his integrity, and his no-nonsense approach to any problem. So that will be a very, very good addition to the whole team. And if he's leading it, we believe also in his leadership. Pero sa tingin ng CENPEG, o Center for People Empowerment and Governance, hindi raw dapat nakasalalay sa isang tao ang malawakang rehabilitasyon sa mga probinsya sa Visayas. Ang suhestyon nila, isang public summit kung saan ang mismo mga kinatawan ng mga taga-Visayas ang gagawa ng isang reconstruction proposal. Inasahan naman daw ni Lacson na mabatikos, pero desidido raw siyang gawin na maayos ang kanyang trabaho. Pia Arcangel, GMA News.